Emosyonal na humarap sa media si Ana Halandoni, ang aktres at producer na nobyang sinaktan umano ng aktor na si Kit Thompson. Kwento ni Ana, nung mag-check-in daw sila ni Thompson sa isang hotel sa Tagaytay noong March 17, pinag-uusapan nila ng nobyo ang balak na pagpapakasal hanggang sa mapunta ang usapan sa mga dating nakarelasyon na aktres. Hanggang sabihan daw siya ni Thompson na kapag iniwan daw niya ito, ay papatay niya aktres. Matapos ito, umidlip si Halandoni dahil sa kalasingan at ang magising. Doon na niya o doon na siya sinaktan ni Thompson. Ang sabi ni Ana, wala raw third party na ikinagalit ng nobyo. Alam daw ni Halandoni na may problema si Thompson sa anger management. Mensahe niya sa nobyo, ayusin daw muna nito ang sarili niya. Nakapagsampanan ng kaso ang kampo ni Halandoni. Wala pang pahayag si Thompson sa mga sinabi ng nobya. Mahal ko pa rin siya. Hindi naman po yung ganun kadali mawala. Pero syempre ho, hindi ko deserve yung nangyari sa akin. Importante po sa akin is ipaglabang ko ho yung karapatan ko bilang babae. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.